Simula nga na pumasok yung January ay hindi na natapos-tapos yung trabaho ko dito sa loob ng bahay. Gaya na nga lang ngayon, mga mamis, itong ang gagawin ko ay panibagong paglilinis na naman. Kung naalala nyo nga na mga first week ng January ay nag-upload ako at nilinis ko yung kwarto ni Athena, nagpalit kami ng damitan niya at nagpalit rin kami ng damitan namin ni Daddy. Bale, ito lang nga yung mga kalat na galing doon sa loob ng kwarto. O, diba? Patapos na nga lang ang January pero nandito pa rin lahat ng mga to at hindi pa namin na itatapon. Pero buti na nga lang ay hindi ko pa naitatapon itong mga ito, mga mamis, dahil meron akong naisip ko ano ba yung dapat gawin dito. Naalala ko nga na wala nga palang lagayan yung mga kawali ko sa ilalim ng lababo, kaya naman itong at gagawin ko na lang siyang patungan. Pero dahil hindi nga kasya yung tatlong patong nito, kaya naman dalawang patong lang yung kinuha ko. Kulang naman na din talaga ng isang paa yung pangatlong patong, kaya naman itong dalawa na nga lang ang kinuha ko. Nalilito pa nga ako kung paanong ayos ba yung gagawin ko dito, dahil nga medyo malaki siya at baka mawala ng pwesto yung aking bigasan. At habang naglilinis nga ako, mga mamis, itong at sasagutin ko tong mga katanungan nyo dito sa comment section kung paano na nga ba kami ngayon naglalabing-labing ni Daddy ngayon nga na nakalabas na ang aking bituka. Paalala ko nga lang, mga mamis, ay hindi para sa bata itong content ko na to. Pero syempre, alam ko pa din naman na may mga ilang mga batang makakapanood nito, kaya naman iingatan ko na lang yung mga bibitawan kong salita dito. Ang dami kasing na-curious kung paano nga daw na ba kami ni Daddy nakapaglabing-labing sa gabi kung nakalabas naman na yung bituka ko. Meron pa ako nabasang comment, hindi ko na nga lang mahanap at hindi ko na screenshot. Ang sabi niya nga doon ay buti daw nakakatiis yung asawa ko sa akin. Huwag kayo mag-alala, mga mamis, dahil hindi naman ako nagagalit, naiinis or napipikon sa mga ganong comment. Sa katunayan nga, yung mga nag-comment na yun, alam nila na nareplyan ko sila at naikipagtawanan pa ako sa kanila. Sa atin kasing may mga asawa na eh, hindi naman na talaga bago yung mga ganyang klaseng usapin. Ang bago na nga lang at curious na lang ay paano nga ba yung mga kagaya ko na ikipaglabing-labing. Eto nga't kumapit kayo dahil baka hindi nyo kayanin, mga mamis. Wala namang bago sa paglalabing-labing namin ni Daddy. Kung paano nga kami dati, ganun pa rin naman kami ngayon. Kung nagagawa nga namin dati ang magpagulong-gulong sa higaan ay hanggang ngayon pa din naman ay nagagawa namin. Charot! Huwag na kayo makurious o masyado mag-alala dahil pagdating naman sa labing-labing ay perfect attendance pa din kami ni Daddy. Kaya sa nag-iisang nag-comment nga na lalaki, nasabi nga niya ay buti daw ay natitiis ako ng asawa ko. Ganon talaga, kuya, kapag mahal mo ang isang tao ay kahit gano'ng kabaho ay kayang-kaya mong tiisin. Siyempre, kuya, hindi ko naman nahayaan na mabaho ako bago kami maglabing-labing ng aking asawa. Sinisigurado ko naman na nakaligo or nakapag-shower ako bago kami maglabing-labing at syempre malinis ang aking colostomy bag or ang aking bituka. Mukha lang talaga ako mabaho tuwing napapanood nyo ako sa mga vlog ko, pero tuwing gabi naman, mga mami, sinisigurado ko na nakapag-shower ako at lalong-lalo na nalilinis ko ang aking petchay. Pero seryoso, mga mamis, may mga bagay din naman na talaga na hindi kami nagagawa ni Daddy. Gaya na lang ng iba't ibang klaseng posisyon. Charot! Seryoso na talaga to, mga mamis. Madalas nyo naman na talagang naririnig to sa mga vlog ko na meron nga akong mahabang tubo sa loob ng aking katawan. Ang hindi ko na nga lang ata nasasabi sa inyo, mga mamis, na yung tubo na yon ay mula nga sa aking ibaba ng balikat, pababa ng aking tagiliran sa tiyan, at konektado siya sa aking dalawang singit. Kaya naman sa tuwing naglalabing-labing kami ni Daddy ay hindi na nga kami masyadong bigay todo. Pero mga mamis, mga ate at mga kuya, hindi lang naman talaga yun yung basihan sa pagmamahalan nyo or pagsasamahan nyong mag-asawa. Kaya sana nga sa mga lalaki or mga babae na meron niyang asawa na gaya ng sitwasyon ko or anong klaseng sakit man na meron sila na pinagdadaanan, sana nga ay huwag nyo silang iwan or huwag nyo silang pabayaan. Mahalin, unawain na talagaan nyo nga sila, mga mamis, mga daddies, ate at kuya. Kasi bukod nga sa mga sarili namin, eh wala naman na talaga kaming ibang mapagkukuhaan ng lakas kung hindi kayo lamang. Kaya ko nga nasasabi to ngayon, mga mamis, dahil meron din talagang mga nagchat sa akin. Simula nung nagkasakit sila, iniwan sila nung mga kanikan nilang asawa. Hindi madali at sobrang sakit noon para sa kanila dahil meron na nga silang pinagdadaan ng sakit, meron na nga silang diferensya sa kanilang katawan, iniwan pa sila ng mga inaasahan nilang tao na mag-aalaga o magmamahal sa kanilang kondisyon. Alam ko naman na mahirap din sa inyo yung kondisyon na meron kami. Pero sana hindi dahilan yon para iwan nyo yung isang tao na merong kondisyon na gaya ko o merong ibang pinagdadaan na nasakit. Sinasabi ko nga to, hindi para sa akin kung hindi para sa ibang tao.
Dahil kung ako naman yung tatanungin nyo, mga mommies, ay sobrang blessed ko talaga at sobrang swerte ko kay daddy. Dahil kahit kailan, simula nung nalaman naming may sakit ako, simula nung na-diagnose ako na meron akong depression and anxiety, hindi talaga siya umalis sa tabi ko at hindi niya talaga ako pinabayaan. Naalala ko nga, mga mommies, na kwento niya sa akin nung pangatlong operasyon ko, dinala ko sa ICU pagkatapos nun at nakausap niya yung mga doktor ko. Inaantay na lang daw ako magising at kapag nagising nga ako, nawala pa rin magandang result sa akin. Kailangan na daw putulin yung dalawang paa ko. Nakwento yun sa akin ni daddy dahil nung sinabi sa kanya nung doktor yon, napaluhod at nagmamakaawa talaga siya sa mga doktor na iligtas nga ako. Kinabukasan nga nung nagising ako sa ICU, pinatawag na nga nila si daddy sa labas ng ICU para nga ibalita na hindi na ako puputulan ng mga paa. At yung time daw na talaga na yon, sobrang saya daw talaga ni daddy. Alam nyo ba na kahit yung mga doktor ko, kahit yung mga doktor sa ICU, at kahit yung mga nurse ay kitang-kita talaga nila kung gaano kabait si daddy at kung gaano niya talaga o kamahal. Kaya tuwing nasa ICU talaga ako, lagi akong kinakausap ng mga doktor doon na magpagaling na nga daw ako at magpalakas ako dahil kailangan daw ako ng asawa at anak ko. Kaya yung mga gaya talaga namin na merong mga sakit or merong pinagdadaanan, tanging kayo lamang talaga na mga asawa namin, anak, magulang, ang pinagkukunan namin ng lakas namin kaya kami lumalaban. At sa mga gaya ko din naman na merong mga sakit at iba't ibang klaseng pinagdadaanan sa buhay, alam ko naman na hindi tayo pare-pareho ng pinagdadaanan. Kahit mahirap nga ay kailangan at piliin pa rin natin maging masaya sa araw-araw. Kasi sa totoo lang, yung pagiging malungkot natin ay isa rin yan talaga sa dahilan kung bakit bumabagsak yung mga katawan natin. Lalo na sa may mga sakit na gaya ko. Pero kung sobrang bigat na talaga at hindi na talaga kaya, iiyak nyo lang yan. Iiyak nyo yan hanggat kaya nyo at hanggat may lumalabas pa na luha sa inyo. Mas pabigat kasi at mas mahirap kung hindi nyo iiyak or kung hindi nyo ilalabas yan. Ako, mga mommies, ganun yung ginagawa ko pag parang feeling ko hindi ko na kaya. Kahit araw-araw na nakikita nyo ako tuwing nag-upload ako ng vlog ko ay parang ang saya-saya ko. May mga time din talaga na hindi ko kinakaya tumiiyak ako kay daddy. Iniiyak ko lahat yon, iniiyak ko pagkatapos nun okay na ulit, masaya na ulit ako. Pero mga mommies, kung kailangan nyo na makakausap at wala talaga kayong pwedeng ibang masabihan, pwedeng-pwede nyo akong i-chat. Actually, marami talaga akong mga nakaka-chat dito sa page ko na may mga pinagdadaanan, may mga sakit at mga kanya-kanyang problema. Kung yung pakikipag-usap nyo sa akin, yung makakapagpagaan sa loob nyo, mga mommies, ay pwedeng-pwede at open na open itong page ko, pwedeng-pwede nyo akong i-chat. At sa mga naku-curious pa nga tungkol sa sitwasyon ko or sa naging sakit ko or sa kung ano ba ang meron pa sa katawan ko, eh magtanong nga lang kayo dyan sa comment section, mga mommies, ate at kuya. At pag kayang-kaya ko nga sagutin, ayun nga, sasagutin ko kayo sa comment section. O di naman kaya, para isahan na lang, ay gagawan ko na lang din ng video vlog gaya nga nitong ginawa ko ngayon.